29 ng Abril, Miyerkules, ang paggunita kay Santa Catalina ng Siena, dalaga at pantas ng Iglesia, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang tinapay ng buhay, hinding-hindi magugutom ang lumalapit sa akin at hindi mauuhaw kailanman ang naniniwala sa akin. Pero sinabi ko sa inyo, nakita na ninyo at hindi kayo naniniwala. Lalapit sa akin ang anumang ibinibigay sa akin ng Ama, at hinding-hindi ko ipagtatabuyan sa labas ang lumalapit sa akin. Sapagkat pumanawag ako mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na huwag kong pabayaang mawala ang anumang ibinigay niya sa akin. Sa halip, ay ibabangon ko ito sa huling araw. Ito ang kalooban ng aking Ama. Ang bawat nakasaksi sa anak at naniniwala sa kanya ay may buhay na walang hanggan at ibabangon ko siya sa huling araw." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, ako ang tinapay ng buhay. Ipinapaliwanag ng Panginoong Jesus sa mga tao sa Ebanghelyo ngayon na siya ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa kanya ay hindi na magugutom at hindi na rin mauuhaw ang nananalig sa kanya. Dahilan ito sa katotohanan na si Jesus ay nagmula sa Diyos Ama na siyang bukal ng buhay na siya ring makapupuno sa lahat ng uri ng pagkagutom at pagkauhaw. Kung kaya makababahagi sa buhay na ganap ang lahat ng lalapit at mananalig kay Jesus na isinugo ng Ama. Alam natin na mayroong mga bagay sa ating buhay na hindi kayang punuan ng kahit na anong bagay sa mundo, na tanging Diyos lamang ang makapupuno. Kung kaya nga ibinigay sa atin ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak upang makabahagi tayo sa buhay na ganap na ipinagkakaloob ng Diyos. Ang pag-aalay ng Panginoong Jesus ng kanyang buhay sa krus ay minsanan lamang at ganap na. Gayunpaman, alam din ng Diyos na habang tayo'y nabubuhay sa mundong ibabaw, ay mangangailangan tayo ng siyang pupuno sa mga bagay na hindi mapupunuan ng kahit na anong bagay sa mundo. Patuloy niyang ibinibigay sa atin ang kanyang anak sa Eukaristiya. Pagsasagawa, paano mo pinahahalagaan ang pag-aalay ng Panginoong Jesus ng kanyang buhay upang makabahagi ka sa buhay na ganap? Sa Diyos ka ba lumalapit upang mapunan ang mga kakulangan sa iyong buhay? Mahalaga ba sa iyo ang Eukaristiya?